Jaden Fence, nagwala dahil sa fake news? Hello guys! Welcome, welcome, welcome back po. Andito na naman po tayo sa Managerings Kanto. So sa mga bago pa lang po, you're welcome. And please don't forget to subscribe, click the notification bell para you'll get updated onto our next videos. Eto na nga po mga kakanto, sisimulan na po natin ang ating videos in 3, 2, 1. Sobra ang reaction ng fans ng Jaden tungkol sa balita na hiwalay na sina James Reid at Nadine Lustre. Para sa akin mga kakanto, bagay na bagay ang dalawa dahil maganda ang kombinasyon nila at swerte ang kanilang team up sa mga pelikula. Baka naman mga kakanto, isang case lang ng small misunderstanding at pwede pa na maayos at magkabalikan muli kung totoo man na naghiwalay na si Nadine at James. Yun nga lang, medyo pressure dahil hindi na contract star ng Viva si James. Si Nadine ang natira. Talagang pagdating sa love team, mahirap na sila na pagsasamahin. Aayusan ang lahat para hindi mabuwag ang Jaden love team nila kasi sayang talaga. Ngunit totoo nga bang hiwalay na sina James Reid at Nadine Lustre? Sa ibang balita naman, hindi apektado sa fake news na breakup sina James at Nadine. Ang breakup nina James Reid at Nadine Lustre ang isa sa unang mainit na isyo na pinag-uusapan sa pagpasok ng 2020. Nagalit ang mga fans ng Jaden dahil pinagsinungalingan nila ito. Pinakita ang mga litratong magkasama sila sa isang New Year's Countdown event sa Makati. Pero, napatunayang okay sila at hindi totoo ang kumalat na balita. Bago yun, may dinaluhan pang isang event si James sa Quezon City at doon ay may nakapag-interview sa kanya na sinamin niyang malapit na raw magkaroon ng solo project si Nadine under sa kanyang bagong tatag na Careless Music. Doon na rin ay tinanong siya kung saan sila magno-New Year na binanggit din niyang magkasama silang sasalubungin ito sa Rockwell, Makati. Ang nakapagtataka lang mga kakanto, bakit ang fans ang nagre-react at pinabulaan ang balitang ito? Bakit sina James at Nadine mismo? At mga kakanto, wala pa rin silang pinupost na pahayag kaugnay sa mainit na isyong ito. Ano nga ba talaga bang kakanto? O ayaw lang ba nilang patulan ang pumutok na isyo? Ayon lang sa mga balibalita mga kakanto, may problema raw talaga ang dalawa sa kanilang relasyon. Hindi pa raw masasabing break na talaga, kundi cool off lang daw. Sa totoo lang, kung napag-isipan nilang mag-cool off na muna, mukhang sa hiwalayan na rin ang tuloy niyan, di ba mga kakanto? Pero ayon mga kakanto sa ilan pang nakakarating na balita, napapadalas na raw ang away ng dalawa dahil pagkatapos daw pumirma ni Nadine sa recording company ni James, gusto na raw ng huli na tuluyan ng magpa-handle sa management group nila si Nadine. Hindi naman pwede dahil nakakontract pa ang aktres sa Viva Films. Ayaw lang daw ni Nadine na umabot pa sa demandahan dahil tiyak na madidimanda siya kung mapapalilis siya ng
contract ng Vera at ipirma ito sa management group ni James. Ang nakakalungkot nito mga kakanto, si James na raw ang umalis at nag-decide na mag-cool off muna sila. Nasaktan daw ng gusto rito si Nadine. So ayan po mga kakanto, dyan na naman po nagtatapos ang another set of video natin for today. Hope nag-enjoy po kayo mga kakanto. Again, don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell para po lagi kayong updated sa mga susunod kong mga videos. Thank you po for watching mga kakanto. Once again, ito po ang inyong Manay Charings Kanto na nagsasabing, ang buhay ay hindi problema na kailangang solusyonan, pero realidad na kailangan maranasan. God bless!